America? Ha! I'm cooking. Ha ha! Egg. For breakfast, mga kababayan ko. Akala nyo kung ano lulutuin ko, ano? Mamaya ako magluluto, mga kababayan ko. Magtetempura po ako, magtetempura. At saka po ito, lulutuin ko, spam! O yan, nasasabik po ako sa spam. Yan. Belated Valentine's Day. Hindi ako nagpag-video. Wala ako sa mood. Ato, kape, kopi, kalamansi with toyo, at saka sardines. Yan ang ating almusalan. At nagsaing po ako. Ayan. Ayan, nagsaing po ako ng wagas. Yan, okay. Eto. Scrambled egg. Kailangan kumain ng kanin eh. Papay the Solomon! Put put! Ganun lang. Oh, wala na po ako. Ayan. Balis. Ang bilis ko mag-diet mga kapabayan ko. Humihinga ho ako ah. Humihinga. Ayan o. Baka masurin pa ito. Itog na nga lang din. Tutok, susulit pa. Ay, ako Diyos ko, pag hindi ka tumawa sa mundong ibabaw, wala. Naluloko ka sa Amerika. Ganon ang buhay sa Amerika, mga kababayan ko. Yan. Load. Yan, tapos. Sige na natin dito. Tostahin ito. Ang spam, tostahin. Ganun, mga kababayan ito. Tostahin. Ganun, mga kababayan ito. Bili mo ko sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Hindi ko na ako alam ang kasunod ito, mga kababayan ito. Hanggang sa umpisa lang ako kumanta. Kaya comment below, Novashi. Ibigay sa akin ng lyrics ng kanta, mga kababayan ko, ha? Okay? Para makanta ko ng buo, okay? Habang nagluluto ko. Mga kababayan ko, bilib ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Ganun lang. Hindi ko lang alam pa ano kasunod nun, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, magluto tayo ng almusal. At kung bago lang po kayo sa akin, channel, please subscribe, press the button on the right side, subscribe with the jingle bell para update kayo sa aking kusina at sa aking pagmumukha at magkwentuhan po tayo ng may katuturan, walang katuturan. Wale! Ganon! Alam niyo naman ho, ganon. Alam niyo mga kababayan ko, meron ako isi-cheat sa inyo. Alam niyo ba? Yung iba ho, humingi ng tulong, tinulungan ko na ho, okay? Okay, ganito. Hindi naman ako masyadong dadala sa nakinga ng tulong. Once lang ho ako binagbigay ng tulong, huwag ho naman akong gawin ano. Dahil, yayamanin lang po ako, hindi ako milyonaryo. Nagtatrabaho din ako para sa pamilya, mga kababayan ko, okay? May sit-sito ako sa inyo. Pero na ako dapat tulungan dahil naaawa ako dahil
syempre, alam ko mahirap ang buhay sa Amerika at gusto niya tumulong sa kamag-anak o whatever. Pag hiningi ko po yung pangalan at yung address, ibigay nyo. Pero daw kung hiningi ng address, aba, ang daming demand. Sa GCash, padala dito sa kamag-anak ko, whatever. Bakit ganun? Ayoko hunang ganun. Pag hiningi ko, ibigay. Pag hindi ako nanghihingi, manahili kayo. Ganun lang. Dahil, pag humingi kayo ng tulong at ano, ignore naman ako. Kasi, marami ho akong pera, pero hahanapin ko pa ho. Ganun. Oh my God, mga kababayan ko. Sabi ko nga sa inyo, bawal ang stress sa akin. Huwag niyo ako bigyan ng stress, mga kababayan ko. Kaya ako minsan, ho, pasensya na ho kayo sa mga hindi ko natutulungan. Inignore ko kayo kasi nga ho, mahirap po kasi nalulungkot man ho akong ano, kasi hinahalip ko pa ho yung ipagtutulong ko. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi ho ako payam, hindi ho ako milyonaryo, yayamanin lang po ako. Ay, napadyos ko kayo talaga, oo, mga kababayan ito. Hindi ho ako, ano, yung asawa ko lang ho ang may de pera. Pero hindi ko ho siya pinag-iinitan yung pera ho niya, pera ho niya, pera ho niya, ganun. Hindi ho ako nanghihingi ho sa kanya, never. Nangihiram mo ako sa kanya pero binabayaran ko siya pagkagipito ako sa aking mga bills. Yun, ganun. Uh-huh. Pero hindi ho ako nangihingi ho sa kanya. Never. Uh-huh. Kaya ho, kasi sa relationship po, kumbaga sa relationship, huwag nyo a-abusin ang inyong partner o asawa o whatever. Kailangan ho, gumawa ho kayo ng paraan o magtrabaho kayo. Kaya nga ho, ako nagtatrabaho para ho, hindi ako manghingi. Ayoko manghingi. Ayoko isumbat sa akin. At huwag niyo sabihin may fried chicken ako. Kinakain ko ang fried chicken. Ganun. Mahirap po, ano, mahirap po. Kasi, sabi ko nga sa inyo, libre na nga ako sa kotse, pag-gas, pagkain, sa bahay, kuryente, tubig. Hahanap pa ako, higaganong pa ako sa asawa ko. Huwag naman ho, ganun. Hindi ko pwede nga nun eh. Basta ho, ang kita ko ho ay sa bills ko at saka sa pamilya ko. Ganon. Mga bills ko sa Pilipinas, ganon. Bills ko sa Pilipinas, bills ko ho dito. May bills pa rin ho ako sa Pilipinas. Ganon, mga kababayan ko. Doon sa mga humihingi ng tulong, pag hiningi ko yung address at pangalan, ibigay nyo. Abay, sasabihin pa sa akin, GCash. Ha? Sa union whatever. Kung ano lang kung alam ko, yung doon ako napapadala. Pero, huwag niyo naman ako turuan ng ganyan. Hindi ko, ano mo yun eh. Hindi ko world. It's not my world. Tutulong mo ako, pag kaya ko ho, yun lang po. Hindi gusto ko lang ha. Pag kaya ko lang mong tumulong, ganun. Pag may sobra ako, tumutulong ako. Pag wala akong sobra, wala eh. Ganun. Mm-hmm. Dahil po, ang buhay ko dito sa Amerika ay hindi ko pinupulot ang pera. Pinaghihirapan po, pinaghihirapan. Ganun. Ay, kumwento ko lang po. Mm-hmm. Yeah. Kaya po, ignore. Yan. Yeah. Sorry po. Sa mga huwag po kayo tatamaan. Yeah, tutulong naman po ako pero maghintay lang po kayo. Ganon. At mag-subscribe po kayo sa akin channel para po tayo ay makatulong sa Pilipinas. Ganon! Ganon, mga kababayan ko. Nakapagbibigay ho kami ng mga vloggers, nabibigay ho sa inyo ng tawag dito, ng saya. Mm-hmm. Hindi naman ho kami lahat ay masaya. Nai-stress din po kami. Tingnan siya si Beverly Care. Nagkasakit. Watch out, Beverly Care. Uh-huh. Yeah. Huwag mo masyadong bibibin ng mga stress. Ignorin mo lang yung mga iba, yung mga nagbabasa sa'yo, whatever.
Huwag ka masyadong nagpapa-stress. Bahali ng buhay. At isang beses lang ang mabuhay ang tao. Yeah. At sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magpa-stress dahil mag-i-erupt ang inyong mga cancer sa katawan. Tawanan nyo lang. Ganon. Huwag magpa-stress dahil bawal. Ganon lang. Sa mga vloggers, huwag kayo magpa-stress. Tumawa lang tayo, tumulong lang po tayo hanggang kaya ninyo. Ka-business, ayan. Huwag kayo magpa-stress, ayan. Kung natulungan nyo na at ayaw nyo ng, ano tayo, yakapin ang pagtulong nyo, you can walk away from them. Inglesyon! Ingles! Inglesyon! Yun, yun lang ang masasabi ko. You can walk away from them. You can looking for forward. You're looking for somebody else. Ganon! So. Yan. Humanap kayo ng iba. Yan. Yung iba tinutulungan nyo, pwede nyo balik at balikan. Yan. Yan lang po masasabi ko sa inyo ka-business. Ayan. Dahil po, huwag kayong mapapa-stress. Tignan nyo. At saka watch out ka-business sa pagkain. Bawal ang mga parte. Tumataas ang high blood pressure. Masarap na buhay. Pag lumagpas na sa 50 at kakailangan, maintenance nyo, inumin nyo. Ganon. Yan. Ganyan lang po ang buhay. Yan. Katekram, kamag-anak, manalastas. Huwag kayo masyadong mapapa-stress. Huwag kayo masyadong magalit. Hinay-hinay lang. Huwag kayo, at saka masyadong tumulong lang hanggang kaya. Yan, ang masasabi ko sa inyo. Kung pagkain lang, bigyan ng pagkain. Alam ko, marami kayong bigas. Tingin yung bigas, yung bagong ani. Gusto ko yung bagong ani, kamag-anak, manalastas. Sa bukit. Padala mo sa Tumana, sa Pulilyo. Kate Crab! Padala mo sa Pulilyo. Sa San Isidro, yeah, yung bagong bigas, kamag-anak. Yan. Yan po. Sa mga ano po, huwag kayo magpasyadong magpapa-epekto. Yeah. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin hawak ang mga buhay nila. Yun lang. Ang hawak po natin ay ang buhay natin. Kaya dapat nyong mahalin ang buhay natin. Yan. Yeah. At sino nga ba ang magtutulong ako kung hindi tayo-tayo lang din? Kamakamag-anak, kapag-kapatid, o? Huwag isa na, o, yun nga. Kaya mo kamag-anak, pag umuwi ako sa Pilipinas, makita tayo, ha? Manalastas. Diyan sa Candaba. Sa Cabiao, ba yun? Cabiao, Candaba. Marap kaysa kung paring Giacomo sa mga Mariano. Yes. Diyan po sa mga Mariano, family. Hi! Corina! Shoutout sa'yo! Subscribe ka sa channel ko! Yan! Yes! Yes, yes, yes! Miko! Si Miko nasa, ano na siya? Nasa, ano kayo? Sweden! Yeah. Yung anak po niya, bruso. Lumayo sa kanyang pamilya. Gusto niya mamuhay ng ibang mundo. Ganon! Kaya ganon! Ganon ang buhay ng mundo! Ganon! Pasensya na kayo, nagluluto ako, dumadaldal ako. Kasi gusto ko yung gustong-gusto ko ito, yung aking spa. Yan. Kasi po ay masarap po yung tusta. Yan. Tusta. Alam niyo yung tusta? Yung ganito. Yung ganitong tusta na yan, ganyan ang masarap ng kababayan ko. Tusta. Tusta. Yun. Tayo ay kakain. Ganun lang. Ka-business, kabal, Manubang, Santos Manubang, Karab, Kalingap. Huwag kayo magpapa-stress. Tulong lang ang tulong. Yeah, happy lang. Enjoy nyo lang ang buhay. Yeah. Enjoy nyo lang ang buhay. Enjoy nyo lang ang life. Enjoy nyo lang ang pagtulong. Ganon. Yan. Yan ang mga sinusubaybayan ko po. Mga kababayan ko. At si, sino pa ba ito? Si
Si sino nga ba? marami sila eh, pero hindi ko naman yung isa-isa. Yan. Kaya po ano, tulad ko, hindi ko naman po ito kinakarirang paggawa ng video on YouTube channel ko. Naglilibang lang po ako, nililibang po lang yung sarili ko, dumadaldalo, wala akong kausap, kayo kausap ko. Kayo kausap ko kayo. Ganun lang. Para lang kung maaliw kayo, maaliw ako. Nakakapagbigay po kayo ng aliw, nakakapagbigay po ako ng aliw sa inyo. Ganun lang, mga kababayan ko. Dahil po, enjoy-enjoy lang ang life. Life is life. Short life lang po tayo. Pag binigyan po tayo ng malaking bonus ni Lord, ay masaya na po tayo dapat. At naka-everyday po, magpapasalamat po tayo sa ating natatamong kasaganahan sa buhay, Tagalog sa Tagalog, mga kababayan ko. Ganun lang po. Yan. Kaya po sana po, enjoy nyo lang ang buhay nyo. At saka yung pong mga, at saka po yung pagkain ninyo. Kuya Val, manubang. Manubang. Huwag ka masyado kumain ng lechon. 911 yan. Mahirap ang ma-hospital. Bawal. Lord. Ito po. Ayan po ang ating pagkain. Ayan po ang ating pagkain. Kami. Ito. Patayin. Mamaya ko na hugasan yun. Papain mo lang. At magpapad po tayo ng public camp. Talagang gusto marido. Tutong. Sardinas. Yan. Ayan, layo pa. Sardinas o yung tinidor. Tinidor. Yan lang po ang aking masasabi sa inyo. Pag may maintenance, huwag nyo kakalimutan inumin. Ganun, mga kababayan ko. Dahil mahirap na ho, ma-hospital. Huwag niyong kalilimutan, huwag niyong hindi iinumin. Dahil dyan lang po tayo maasa. Sabi ko nga ako sa inyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, mga kababayan ko. Ganon! Dito pala tinitura. Mga pa ako ng tinitura. Maraming po salamat, Lord. At kakain po tayo ng almusalan. Ganon. Pero, ganito po. Kaya masi, mga kababayan ko. Saka itlog. Dalawa itlog. Ang sarap ng tuto. Nine-seventy na ho. Maaga ako inom ngayon ng gamot at saka kanin na. No? Inom ng gamot at saka kakain. Ganun. Sarap. Ang sarap ng kumain, mga kababayan ko. Tapos, magpapa-stress kayo. Kumain na lang ho kayo. Ganun.
Ganun lang po masasabi ko sa inyo. Huwag kayo magagalit, huwag kayo ma-stress. Enjoy lang po natin ang buhay. Tayo pa ang gumagawa ng ating buhay. Kaya ako, enjoy lang ako. Saks na mga basaw pa. Tutong. Tas natin yung paa natin. Oh my God. I'm sorry to American people. I'm eating to the Filipino way again. With my legs is mataas. Pasensya na ako. I'm very sorry, guys. And I'm losing my hand again. I'm very sorry, guys. Nawawala yung pagkayayamanin ko. Yung pagkayayamanin ko, mga kababayan. Sorry, ha. Nakakain ako ng pamintang buo, mga. Ganyan yung pagkain sa amin. Go, man. Go. I bother you. For the... May gumagalaw ako. Yung asawa ko, ayaw niya talagang pakita sa camera. Kahit magsalita, ayaw yung salita. Sabi ko, tatakpan ko siya. Ayaw din ho. Yan. Tsaka yung vlogger kay Ate Charing, I watching you, Ate Charing, South Korea. At tsaka sino ba yun? Sa Davao, sa Cebu, sino? Pakoprahan, Jingle, Jungle, whatever, kung sino yun. Hindi ko ma-pronounce ang kanyang pangalan. At of course, Masimoto. Sige sa kablaw. At Spidey, yeah, I watch you. Spidey's Yonggi. Hi, Yonggi. Monkey. Nga, sinasabi ko na kayo, kahit na hindi sinasabi. Because you are my favorite. Ganyan. Yeah. Congratulations. You have a magiging tatay ka na. Spider. Ganyan. Sarap kumain. Abisyo lang ako kung kumain ganito.
sa... Tutong kaso. Ang sarap po, tutong. Tutong, sarap. Sarap. Kaya lang ako, gumagalaw ang utak ko at itong yan. Sorry kung hindi tayo nakagawa ng video ng February 14. Sorry kung wala akong kamod. Marito. Doon, si Small Now Day, hello. Paborito ko rin siya. Para na rin ho natikman ko yung yaman niya. Ganun. Napil ko rin ho yung yaman niya. Kaya I love to watch the, I watch her. Ganun lang. Ganun. Opinyon ko lang po, yung ibang mga vloggers o yung mga manonood, hindi nyo rin matatanggal yung mga pintasan nila. Ganun. O, ba't ipinakita yung yaman nila? O, parang mga kababayan ko. Pagka po gano, may pinagdadaanan ho kami ng mga ganang klase, kami mga taong ganyan. Kesa naman, nakaupo kami sa sasulok at gumagal ng buhok. Yung ba? Abay, gumawa ng video. Ganito, pampatawa. Baka pag-usap na walang kausap, pero kayo kausap namin. Ganon. Mahirap po yun. Kaya ho dapat, no bashing, ganun. Hindi naman ako naiinggit, o yung iba naiinggit sa katawan, kahit na hindi nila aminin. Kahit hindi nila aminin, opinion ko lang po, na naiinggit sila dahil yaman nila, sana ako ganun ganito. Ako hindi, happy ako sa kanilang mga natatamo nilang yaman, at isinishare nila sa mga taong nangangailangan, mga kaibigan, happy ako. Kumbaga sa ano, ang mga taong masisipag at makadiyos, ganun ang mangyayari. Itataas ka at iaangot ka ng Panginoon. Kumbaga sa ano, binigyan ka ng piso, pagyamanin mo. Pinagyaman ho nila yun, gano'n. Porque mayaman ka, ano. Dahil yung mananaman. Nagpakahirap din ho sila. At marami ho silang tauhan na tinutulungan, na sinusweldohan, at mabait, gano'n-ganito. Gano'n lang ho ang buhay ng tao. Give and take. At isa pa, magkukuntuhan lang tayo. Kuntuhan lang ho. Ako ho, proud ho ako sa kanila, sa mga ganyan. Tulad ko, nung araw ho, sa side ho ng tatay ko, kahit ho nila makapanood itong mga video, totoo lang po na sasabihin ko, hindi ka iangat. Tatapakan ka, duduruin ka. Ganon. Sila lang ang kailangan yumaman. Ganon. Umangat sa buhay. Ganon. Tulad ko ho.
yung una ko umangat yung mga kapatid ko, kaya lang, talagang mahina ang mga diskarte ho nila. Wala akong magagawa. Ganun. Kaya ang ginawa ko ho, ibinili ko sila ng mga lupa na kanya-kanya. Ganun lang po ang mangyayari sa akin, sa kanila. Wala akong ano eh, mahina ang diskarte. Gusto nila nakangangalang habang buhay. Hindi ganun. Kung nanonood kayo, mga kapatid ko, hindi ganun. Inuna ko na kayo, mga anak ninyo, kayo. Hindi kayo nagmahal. Sabi ko lagi sa inyo, tatanda ako. Tumatanda ako. Nag-iipon ako ng pera para sa pagtanda ako. Para may pambayad ako sa mag-aalaga sa akin. Hindi ako umaasa sa inyo. Hindi ako umaasa sa mga kapatid ka. Tignan nyo nga ako. Gusto ko nga ako umuwi. Eh kung ma-lockdown ako doon, nga po ako, nga. Isa din ako nga. Eh dito ang sarap ng buhay ko sa bahay namin. Magluto ka, kumain ka, mag-video ka, ganun. Pakakainin ka isang linggo, eh sa susunod na linggo, nga ka, marami kang maririnig. Kasi kahit ito kapatid, kahit tiyahin mo, kamag-anak mo, may marinig ka. Ganun. Kasi yun yung bata ho ako, marami na ako narinig. At doon, so, nagpasigyo ako sa buhay, sa tulong ng ate kong dentista. At least, may lumitaw na isang kamag-anak o dalawang kamag-anak na tumutulong sa kapwa o kamag-anak. Ganun. Ganun lang po ang masasabi ko. Yung ibang mga kapatid, mamawalang anak, alam ho, nakapakasasaho siya sa sarili lang niya. Hindi siya nag-alaga na isang pamangkin sa anak ng kuyang niya o sa anak ng kapatid niya o whatever. Or, you know, hindi nag-alaga. O hindi niya dinala rito. Sana ho, may tumutulong sa kanila o sa kanya. Gano'n. Magsisipan ho ang iba, huli na. Gano'n. Ano ko na ho? Nabusuga ako sa kada daldal mga kababayan ko. Hindi ko inubos, bilang ang kababayan ko, oh. Bawal ho ito masyado. Pinagalitan ho ako ng asawa ko niya. Ha! Ayan yung ano. Tataguli ko. Yan yung sariwang bacon. Tawag mo naman. Nilagay na sa lata. Bacon ang tawag dito. Gusto ko matawa kanina at pinigilan ko lang. Wala akong nakikita. Basta nakikita ko yan, naintindihan ko yan. Ano? Yan ang bacon na sariwa. Basura. Tawag, excuse me, ang tawag ni Mahal, basura. Kaya po kayo, yung mga bagong generation o next generation natin, matutupo kayo na kumalingap sa inyong minamahal na kamag-anak, mag-alaga po kayo kahit isa o dalawa o tatlo. Kung nasaan man kayo, dalin nyo, tulungan nyo, pag-aralin nyo, para umangat siya sa buhay, ganun. Para umangat, kahit po hindi ako nakatapos ng pag-aaral, ay, kung nakatapos lang ako pag-aaral, successful ako. Kahit naman ako hindi nakatapos, okay naman po ako. Nagpapasalamat ako kay Lord. Natuto ako sumulat, natuto akong bumasa. Pero alam niyo ba, nung buhat nung na-stroke ako, maraming memories na nawala sa akin. Pero iba dumadaan. Dumadaan nun. Ay, parang dumadaan. Ganun. Yung ibang mga sulat ko, yung mga basa ko, bumabalik na ho ng konti-konti. Konti-konti lang. Kuminsan, nalilimutan ko. Kuminsan, yung mga spelling ko. Kuminsan, nalilito ako. Nawawala ho ba yung
yung humang pag narinig ko isang beses at isusulat mo, nawawala ho ako. Ganun. Mm-hmm. Nararamdaman ko ho eh. Alam niyo kung bakit? Sa opisina. Kay doktora. Pag, ha? Ano yung doktora? Eh, nakamasukol pareho. Eh, kung minsan, hindi ko marinig. Ha? Ano, doktora? Kaya sorry, doktora Uy. Nawawala ako. Pagka susulat mo, nawawala ako. Ha? Narinig ko na sa beses, mawawala siya agad. Ganun. Ganun no, yung utak ko ngayon, mga kababayan ko. Mahirap po. Kaya ho, nai-stress ho ako pagka hindi ko humaintindihan ibang ano. Nai-stress ho ako kuminsan, nai-stress ako sa sarili ko, hindi ho sa kanila. Sa sarili ko ho, ako nai-stress. Bakit narinig ko na biglang nawala? Ganun ho ako ngayon. Ganun ho ako ngayon. Sabi ko, sabi ko, ayoko ma-stress. Kaya nagdadasalo ako pagka ano, all the time na, please, give me back my brain. The genius brain. Ganun ho. Ay, nako. Pagdating ho ng hapon, sumasakta ulo ko. Ano ba yung ano? Mm-hmm. Kaya ho, nawawala ho ako talagang ano. Mm-hmm. Isusulat ko na, mawawala pa. Ganun. Narinig ko na. Kaya kailangan pag narinig ko na isang beses o dalawang beses, isusulat ko na. Kumisan, pag hindi ko naintindihan, paulit ko. Naintindihan ko na isang beses, nawawala siya. Ganun ako ngayon. Uh-huh. Vitamin so. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya dinadasal ko, huwag niyo ang kukunin muna, Lord, mga nanay, tatay ko, mga kapatid ko, pamangkin ko. Dahil kawawa ang pamilya natin, sabi ko. Dinadasal ko po yan. At sa lagi ko po sinasabi na pahabain niyo po ang buhay po namin magkakapatid, huwag niyo muna kami babawasan. Ganon, ginagano ko po ang ating Panginoon. Uh-huh. Madalas ko pong tawagan ang aking mga nawala sa buhay, yung mga nanay, tatay ko, mga kapatid ko, pamangkin ko. Mm-hmm. Yun ang tinatawagan ko. Nagabayan ako at ang mga anghel sa kalangitan, yun. Kasi po, yun po ang ating yun po ang susubaybay sa atin, yan. Yun po ang ating taga-ligtas sa ating, ano. Mahirap din po ang may karamdaman. Mas, kaya nga po sabi ng doktor ko, swerte daw po ako dahil hindi ko ang hindi po pata yung kalahati ng katawan ko. Kasi sa back brain ko lang po ang nagkaroon ng depresya. Kaya po laging may pressure. Laging, hindi naman masakit. Kumikilt lang ko, pero in-ignore ko. Dati, pagka naramdaman ko, natatakot ako. Anxiety attack agad. Sabi ng doktor ko, don't worry about that, Francis. Kasi habang buhay mo na maramdaman. Oh, ganun, sabi ko. Kaya, in-ignore ko lang po. Pero pagka talagang masakit yung ulo ko dito, uminom na ako ng bato, ng gamot. Ang tawag ko po sa gamot ko ay bato. Die na! Ganun! Okay, humahaba po tayo. Maraming po salamat sa aking video, sa inyong lahat, sa inyong panonood. At please subscribe my channel. I love you all, guys. Lagi ko po sinasabi sa inyo na pray to God every day, every night, every minute. See you, mga kababayan ko. Goldie tayo, Goldie. Ito. Heartburn and diet. Ganun. Mm-hmm. Marami po salamat sa inyong panonood, mga kababayan ko. Mm-hmm. Dito po tayo magtatapos sa aking mga picture. Yan. Mm-hmm. Yan po. Marami po salamat. Adios.